Princess. Akong Kuya Waldo mo. Saan tayo kukuha ng pruweba para patunayan niya kapatid ka niya? Sa binanggit niyang balat sa'yo? Sa mga kiwento niya? Sa palagay mo ba, sapat na ba yun para patunayan niyang kapatid ka niya? Sigurado ako, malaki ng kinikita ni Princess ngayon. Anong sabi mo? Peperahan mo si Princess? Para silang mga langgam na yakit na nakakalat sa mall natin. Ano gusto mong gawin? Palayasin sila? No, I want something and I want it to be implemented. And that is? Maninimil ako ng entrance fee. Gusto kong pagkakitaan ang mga kamag-anak ko noon na nakiklaim dyan sa princess na yan. Pag-iani mo, para makasigurado ka na ako talagang kapatid mo sir. Piperaan ka lang nila. Pero Nick, gusto ko malaman ang totoo. What for? Please. Mars, paano ka ba napunta sa bahay Ampunan? Sabi ni Mother Superior sa akin, nakita daw ako nakalagay sa isang kahon. Kahon? Ano kalaro ah, nakalagay sa kahon? Siguro hindi mo ng baby ka. Para kang bubwet. Quiet! Saan mo nilagay si Princess nung iniwanan mo siya? Sa bayong. Next. Sopot. Next. Sa sako. Next. Sa balde. Next. Sa plastic! Sa panggana! Sa kainan! Panggana! Sa kainan! Sa panggana nga eh! Ay naku! Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa! I missed you, babe. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Mag-guilty na nga ako eh. Ikaw naman. Okay lang yun. Alam ko naman na marami kang ginagawa eh. Saka, hindi rin naman inaasahan ng lahat na si Siklab yung ganong issue, di ba? Don't worry. Tutulungan kita hanapin yung pamilya mo. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa inyo eh. Alam kong naaabala kayo dahil sa akin. Biruin mo, pati negosyo nyo nasasama. Para lang mahanap yung mga magulang ko. We're all here to support you. We want you to be happy. Thank you. Hindi ka nakakaabala. Isa ka na sa amin. Oh, Nick, balita. Hi, Nick. Guys, Ses, nakunan na ng DNA test ang lahat ng posibleng pamilya mo. Including that guy, Waldo. We will just wait for the result kung kanino magmamatch ang DNA mo. Salamat, Nick, ha. Di ko talaga magagawa ito kundi dahil sa inyong drama mo, kapatid. Yung DNA testing, mahal-mahal yun, di ba? Huwag mong isipin yun, Ses. Ang mahalaga, mahanap mo ang pamilya mo so we can celebrate. Ba't di tayo mag-dinner? You, me, Nick, and Kate. Double date? No, bro. Kayo na lang. Okay lang ako. Uy, ako naman. Sama ka na. Saka kasi gusto ko rin makilala na gusto yung girlfriend mo eh. Si Kate, di ba? Si Kate? No. Hindi ko siya girlfriend. Hmm? Pero lagi mo siyang kasama. Yeah. Dating. Bakit nga ba hindi? Okay naman si Kate ah. Matalino, maganda, magaling pumorma. Feeling ko, may gusto kang ibang babae. Oo nga. Sino nga ba? Kilala ko ba to? Wala akong gusto. Okay? Yeah, si Kate. Si Kate ang girlfriend ko ngayon. Did I meet right? Inamin mo sa kanila na girlfriend mo ako? Wow! Finally! We're officially a couple! You're so sweet! Ang sweet niya, no? Yeah. Yung malanding babaeng yun, girlfriend ni Nick? Ay di ba? Tinaray-tarayang ka nun? Oo, Mars. Pero feel ko naman kaya niya ako in-attitude nun kasi baka alam niyo magkagalit kami ni Nick, di ba? Oh, pero ngayon naman, siguro na mabait na sa akin si Nick. Siguro naman mabait na rin siya sa akin. Dapat lang, no? Subukan lang talaga niya taray-tarayang ka. Ay, ewan ko na lang. Sa ngayon pa lang na ang dami na kiklaim na pamilya ka? Handa sila makapagpatayan para sa'yo, no? Uwi naman ito. Patayan agad para sa akin? Naman! Tapos yung sangga ng lalaki na sinasabing kuya mo daw, yung yummy pero yung hitman. Ay, teka lang ah, kamusta na pala yung DNA? 1 week na ah. Wala pa. Ako naman.
I feel. Hello. Come in. Babe. Hi, babe. Good morning. Good morning din. Upo ka. Sis, may good news ako sa'yo. Good news? Ano yan? May positive na lumabas sa DNA test. Positive? Ibig sabihin? Yes. Makikita mo na yung pamilya mo. Ano? Bakit mo naman kasi sinabi na girlfriend mo siya? Pare, tinanong ako eh. Na-pressure ako sa harapan nila. Tapos sinabi kong girlfriend ko si Kate. Abay, malay ko bang nasa likod ko na si Kate? Nako. Alam nga naman bawihin ko sa harapan nila Luis at wala eh. Bro. Congrats, bro. May girlfriend ka na. Pero alam mo, okay na rin yun eh. Okay na rin na asyo-tasyo-taha mo si Kate eh. Kasi at least, di ba, hindi ka na pagdududahan ng utol mo na in love ka sa girlfriend niya. Wait. Bakit naman magdududa yung utol ko sa akin? Ako to, bro. Kaibigan mo ako. Best friend mo ako. Hindi mo ko kailangan lukuhin. Sisterly love lang naman nararamdaman ko para kay Ses, pare. Okay? Girlfriend siya ng kapatid ko and respect. Whatever, bro. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. May kabalita lang ako tungkol sa resulta ng DNA test. Pare, huwag ka na umasa pa. Manamang negative yan. Mabait si Ses. Mandurugas ka. Kaya imposibleng magkadugo kayo. Babe! Ang saya-saya ko. Sa wakas natapos na rin yung paghahanap ko sa pamilya ko, babe. Kaya lang, kinakabahan ako. Ah, wait lang, Ses. Na-email na sa akin. Sino daw? Sino daw yung nag-match sa DNA ko? Si Waldo Salazar? Yung yaming hitman? Jethlyn, I think they're going. And pakilak na lang yung bituan pagkalabas nila. Ma'am, sir, this way po. Magsisisi ka sa pagtrato sa akin ng ganito. Tandaan mo yan. Sige. Sige, magsisisi ako. Sige na. Luis? Mars? Ready ka na raw ba? Kasi si Luis na sa labas na, waiting for you. Sabihin mo, susunod na lang ako. Mars? Ay, nako. Ang madrama kong kaibigan. Umiiyak ba? Di ba dapat maging masaya ka kasi nahanap na natin yung kuya mo? Natutuwa lang ako. Alam ko kasi nag-iisa na lang ako sa mundo, Mercy. May kuya pala ako. Eh, first time kong makakita ng kadugo ko, Mars. Hindi ko alam kung paano ko siya harapin. Mars? Ganun ba lang yung nararamdaman mo? Huwag kang kabahan. Basta ang isipin mo, nandito kami para sa'yo. Para suportahan ka. Okay? Mars, I'm happy for you. Although, nalulungkot ako. Siyempre, baka kailangan ko nang iwanan kasi dito na yung kuya mo. Baka ba? Hindi ka naman aalis dito, no? Ikaw naman. Mars, pamilya na ang turing ko sa'yo. I-claim mo na yun. Ay, nako. Matagal ko nang kinlaim sa universe yun, no? I love you, Mars. I love you, Mars. Mars, ah. I love you. Parang pamilya, ha? Artem.
Ako, baka mamaya ma-develop pa sa akin, ha? Makakadiri mo. Eh, ayoko din. Have you heard the latest with Princess? I don't care. Whatever. Naharap na ron yung kapatid niya. Magandang gimmick, di ba? Napapakbangan natin. It's a very touching story. Long lost brother, reunites with Princess in Grande Mall. Ooh, so corny. Corny ka dyan. Parang hindi ka galing showbiz, ah. Yan ang gusto ng Pinoy. May drama. Makaka-relate sila sa buhay ni Princess. Baka ba? On second thought, sige. Papatulang ko ang gimmick mo. Ang ganda naman ito. Bakit ka ba pinaghihintay dito? Hindi kaya ipapupulis ka nila? Bakit naman? Wala pa nga akong ginagawang masama eh. Papulis nila ako pag may ginawa na akong masama. Ako si Luis Grande. Bado, Sarzay. Uy, nilala kita. Ikaw yung boyfriend ni Princess, di ba? Oo nga. Thank you for coming. Kaya ako kayo pinapunta dito dahil gusto ko malaman mo, Waldo, na positive ang DNA results. Iyo! Nakuha, Hanikop. Picture mo na mo kami ni Luis. Oh, sige. Luis! Ayan. Puro ko nga ng konti. Nakikita ka eh. One, two. Ayan, sumama ka naman. Dali. Okay, tayong tatlo. Uy. Okay. Picture mo naman kami, oh. Kapatid ako ni Princess. Kapatid. Picture mo kami. Kamal? Taka. Okay. Kala mo kung sino, yabang, oh. Guys, excuse me. Yabang talaga nun. Napaka-antipati ko talaga nun. Kala mo kung sino gwapo. Eh, mas gwapo pa nga sa kanya si Luis, oh. You have no choice but to accept the fact that Waldo is the brother of Cez. Ano ba sa hindi any results? They're siblings. Ayoko sa kanya. Ang yabang niya, umusta. At ikit sa lahat, alam ko intensyon niya kay Cez. It's only after Cez's money. Pero ako talaga ang kapatid ni Princess, di ba? Sabi ko sa'yo, eh! Yaman na tayo. Monica! Sikat si Cez, pare. Alam mo yan. Marami siyang kinikita ngayon. Alam kong peperaan niya lang si Cez. Alam mo yan. Saya-saya ko, Hanika. Tingin na ulit. Kapat na yung mga pangarap natin. Siyempre, babakasyon tayo. Libre tayong maraming damit. Talaga? Hindi naman siya pwede husgahan ng ganun. Alam mo naman kung gaano kahalaga yung pamilya ni Cez para sa kanya. Pwede bang ganito na lang? For now, pakisamahan mo lang si Waldo. Alang-alang kay Cez. I can't promise you that, pare. Siguro, civil. Pwede kaming maging civil, pero friends, no question to that. Pare, kapag nalaman kong inasahan niya si Cez, pasensya na, pero babasagin ko mukha niya. Babasagin? Nick? Kaninong mukha naman yung babasagin mo? At saka bakit ka babasag ng mukha? Wala, sis. May pinag-uusapan lang kami ni Luis. Babe, are you ready to meet your brother? Nervous ako eh. Iba kasi ito dun sa unang pagkikita namin. Ngayon kasi, alam kong kapatid ko na talaga siya. Sis, don't worry. Sasamahan ka namin ni Nick. Thank you, babe. Welcome. Sis, good luck. Masaya ako na natutupad na yung pangarap mo na makita mo yung pamilya mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Pwede ba maupo ka nga dyan? Kinakabahan ako eh. Bakit naman? Hindi ko alam na magkikita pa kami ng kapatid ko. Thank you.
going to meet your brother, Waldo Salazar. Kuya? Princess. Ano umiyak? Dapat ka, maging masaya ka na eh. Dahil lang kita na tayo, magkasama na tayong dalawa. Hindi ko kasi akalaan na may kuya pala ako eh. Ako rin eh. Hindi ako makapaniwala na ang ganda-ganda ng kapatid ko. Ah, Princess! Anong masasabi teka, teka. Na nagkita na kayo ng kapatid mo? Teka, bakit kayo nandito? Excuse us, wala kami iniimbitahan sa inyo. Paano kayo nakapasok, ha? Sandali, sandali. Ako ang nagpapasok sa kanila. Because I want this momentous event for the record. Gusto ko na naka-well-documented ito for Princess, hindi ba? I'm sure hindi na mauulit ito sa kanilang magkapatid. Kaya sige, kuna ninyo! Dali! Oh, sweet smile! Please smile! Oh, how about you, Princess? Kunan mo! Kunan mo! Oh, dito naman sa anggulong ito. Yan! Yan! Maganda yan! Okay ba? Princess, okay ba? Oh, kailangan naka-smile. Lumapit ka! Lapit ka pa sa kapatid mo. Yan! Ah, kamag-anak ka ba ito sa kabila? Girlfriend ka po, girlfriend! Ah, girlfriend kasi akala ko girlfriend na kapatid ng anak ko. Sikat na tayo, sikat na tayo! Ayun! Ayun, sikat na tayo! Smile ka, malaki siya! Princess, show your beautiful smile! Ma'am, that's foul. Hindi dapat ginawa yun. Foul? Ano pinag-uusapan natin dito? Basketball? Kaya foul? Ma, you know what I mean. Hindi nyo dapat pinapunta yung press kanina. Ano bang nire-reklamo ninyo sa ginawa ko? Tita, it was an ambush. Importante yun sa magkapatid. Tapos hindi malaki nagpaalam kung papayag sila magpakuha ng videos and picture. What's the problem? It's my mall, my space, my office. Kung gusto pala nila ng privacy, dapat nagpunta sila sa hotel room. Pero... Enough. Pagbigyan niyo na si Eliza. Isa lang naman dahil lang, wag niya nagawang mag-indipan ng press. She wants to promote our business to the Grande Mall. Halika, tuloy kayo! Okay ba? Princess, sigurado ka bang okay lang kami dito tumira ng Ate Violet mo? Siyempre naman, kuya. Ano ba? Welcome na welcome kayo dito, no? Ang bait mo talaga, Princess. Di bale, tutulong kami ng Ate Violet mo sa mga gawaing bahay. No, kahit hindi na. Princess, sa'yo ba talaga itong bahay na to? Hindi. Hinuhulag-hulugan ko to. May kontrata ka sa mga grande? Oo. 6 months din yun, yung kontrata ko sa kanila. So ano, feel at home na lang, ha? May mga pagkain din dun sa ref kung gusto mo. Sige. Sige. Bihis lang ako. Salamat. Salamat din. Kuya. Ikaw talaga. Sige. Okay lang kayo. Kung ano-ano lang, sige. Gusto nyo kumain, meron doon. Salamat. Hanika. Ang ganda ng bahay natin. Ang ganda. Sigurado ako. Yung tutulugan natin, sobrang ganda din. Buhay mayaman na tayo dito. Tandaan mo, may usapan tayo, ha? Oo na. Oh, tingnan mo. Tingnan mo itong mga bulaklak na to. Oh, Hanikap, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bulaklak. Mamahalin to, sigurado. Paano ka ba naka-alis sa ampunan? Paano ka nakapagsulo? Kahit tumaki ako sa ampunan, hindi ko pa rin kinalimutang mag-aral, kuya.
kumuha ako ng 2 years na vocational course, entrepreneurship. Ayun, hindi naman ako nabigo. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ko. Dahil na rin siguro sa pagtsatsaga ko, kuya. Simula nun, umalis na ako ng bahay ampunan. Naisip ko na lang na mamuhay mag-isa. Nagpaalam na ako sa bahay ampunan. Sa nakapagtapos ako ng pag-aaral ko, may nakuha akong trabaho noon. Yun nga lang, sales lady. Nagtsaga ako sa kakarampot na sweldo. Tsaka naniniwala ako noon na darating talaga yung araw, magkakaroon ako ng sarili kong negosyo. Nagkaroon ako ng bogang tiyangi. Simula noon, yun na yung naging hanap buhay ko. Hanggang sa maging model ako ng De Grande Mall. Kuya, baka tumulo yung laway mo. Sorry. Pasensya ka na. Masyado lang humanga sa'yo. Alam mo, sa kabila ng nangyari sa akin, sa atin, naging maganda pa rin ang buhay mo. Amazing! Kuya, pwede ako naman na magtanong sa'yo. Oo naman! Kahit ano, basta wag lang mat. Ibaw po ang kuya mo doon. Tungkol sa pamilya natin, paano mo ba nalaman na kapatid mo ko? Simula mo nakita ko sa TV, iba na yung kutob ko sa'yo noon eh. Kala nung sinabi mo na galing ka sa bahay ampunan, iba na eh. Alam ko may kapatid akong nawawala noon. May maliit pa ako. May picture ka pa ng nanay natin. Oo naman. Meron? Dito sa wallet ko. Dito siya sa wallet lagi kasi para lagi ko siyang kasama. Hingin mo ng pera yan, kapatid mo. Tandaan mo na may usapan tayo. Lahat ng transaksyon ng Grande Mall dadaan sa akin. At lahat po yun, may 30% katakot. Sinasabi ko na nga ba may kagulangan yung taong yan eh. I'm sure hindi alam ni Cez na ginagawa ito ng kuya niya. Pinoprotektahan kita dahil kapatid kita. Abusuhin ng mga Grande ang endorser nila, ano? Intindihan mo? You are such a youth. Pinagalasan mo naman ako. Sobra-sobra naman yung paimag sa nita, ma'am. O, dahil lang, bakit? Sinasabi ko naman totoo. Ha? Mom? Help me! Are you okay? Kinulak ako niya si Cez. Ano ba, Cez?